Hi guys, good evening. So yan, nandito na naman tayo. Meron lang tayong share dahil nga napansin ko sa aking performance, sa aking dashboard na naging red na talaga siya lahat. Sa post reach, engagement, sa net followers. So lahat na siya naging red. Sa impression, yun, red na siya lahat. Kaya for today's video guys, ay bakit nga ba naging red o negative yung ating performance? So ganito lang guys. Ang ginawa ko guys, nanonood ako ng mga ibang videos na naging dahilan kung bakit nga bumabagsak yung ating performance. Okay? So, ayan, mapapansin nyo guys, nakalagay dyan na may nakalagay sa mga, sa performance natin in last 28 days. Bakit naging red o naging negative yung ating performance? Halimbawa na lang is last month, mataas yung, halimbawa yung engagement natin mataas, halimbawa nakakuha tayo ng 500, then for the next month is nakakuha na lang tayo ng 400. So ang tendency na mangyayari dyan is magiging negative siya. So kailangan maging consistent tayo sa pag-upload ng video para hindi siya maging negative. Kasi ako napansin ko rin ay pagdating dito sa, ayan, lagay natin sa last 7 days. Pag nilagay natin siya, mapansin natin na medyo nag-green na siya. Medyo okay na siya kasi ganitong mga nakaraan na kapag upload na tayo lagi. Pero ng mga last, yung talaga yung kasi yung laki ng ano niya, naging negative na siya. So kailangan maging consistent tayo sa pag-upload ng video. Kahit ano, share natin kung ano yung mga ginagawa natin, pwede tayo mag-share. At least kahit papano mayroong bagong views na papasok sa ating performance. So yun lang guys, yun lang i-share ko sa inyo. Sana maano na ito, bumalik ito sa pumasa yung ating performance, kasi kapag naka-red or negative, alam na natin hindi pasado yan. So ayan. So ayan guys, that's all for today's video. Sana may nakuha kayong idea, may natutunan kayo. Ayan. Thank you for watching. Bye.